Ito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Verwan Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral. Good morning! Magandang araw po sa lahat ng mga sumusubaybay sa palatuntunan. Isa na namang presentasyon ng palatuntunang Tubig at Mga Mineral. Tayo po'y magsama-sama. Ako po si Angie Dakis. Narito po mga kaibigan ang ating words of wisdom for today. Galing po sa Colossians chapter 3 verse 14. And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Yan ang ating words of wisdom for today. Ngayong araw mga kaibigan, sa WhatsApp Water Doc segment, si Water Doc ay tatalakay hinggil sa sakit na cancer. Paano nga ba nangyayari ang naturang karamdaman? At paano mo malalaman posible ka ngang meron na nito? Pakinggan din mga kaibigan dahil tag-init ngayon. Ilang beses nga ba sa isang araw dapat paliguan ang inyong mga sanggol at ang mga bata? Tatalakayin din kung kailan ba dapat i-take ang virgin coconut oil para sa natural at holistic way ng pag-manage ng inyong kalusugan, lalo na po sa special diet. Yan po sa ating WhatsApp Water Doc segment ngayon na. According to Dr. Ferredo Batmanhelis kasi, kaya tubig. Because when the body lacks water, there are four physiologic dysfunctions that will occur that will lead or result to the formation of malignancy. Number one of the physiologic dysfunction is yung damage to the DNA. Pag acidic po ang katawan, sanhin ang kakunan ng tubig because itong mga metabolic waste, they are usually in the form of acids like your uric acid, carbonic acid, lactic acid, diba? Once na kulang sa tubig, naiipon po yan sa loob ng cells. And therefore, instead ng alkaline, nagiging acidic ang cells na yan. And when the cells become acidic, dalawang bagay po ang mangyari. Either mamamatay sila or they would survive in a new environment. Ito new environment na ito is the acidic environment. Now, a normal cell cannot thrive in an acidic environment. So for it to thrive, it must adapt to the acid. And the only way to do that is to undergo mutation. Babaguhin niya po yung DNA niya. And now, problem with itong DNA na nagbago, they are primitive, they would create primitive cells. And itong mga primitive cells, ang problem with them, that they are selfish, that they are not sociable. Kaya nga, lumalaki sila, invading the nearby cells. And this now becomes yung itong mga bukol na ito. The second problem of lack of water is itong failure of the repair of DNA. Our body actually has this capacity to heal itself. Kaya kung nasugat po tayo, kahit hindi po tayo pupunta sa doktor, eventually yung sugat, di ba, will heal in time. So there's a certain power or force of the body to heal itself. However, hindi niya kayang i-heal yung sarili niya pagkulang po ng sustansya. Para yung bahay mo na nasa lanta ng bagyo, di ba, tinangay yung bubong, kahit nasa inyo na po yung pinagamagaling na karpintero, kung hindi nyo siya bibigyan ng materyales, hindi niya kayang ayusin. So, too with the body. Now, one of the major functions of water is to transport essential nutrients and oxygen to the affected part. Now, in this case, it is the damaged DNA. So, napakahalaga po ang intake of water. Third is yung receptor down regulation. As mentioned earlier, kung wala po siyang materials na gagamitin to repair, ang gagawin niya po is it's going to cannibalize whatever is present in the cell. Now, in this case, ang ika-cannibalize nung cell is yung mga sensors o yung receptors na nasa gilid ng cell membrane. Itong mga sensors or receptors, ito po yung nagbibigay information doon sa nucleus kung ano yung nagiging behavior ng cell, how it is growing. Now, itong mga sensors or receptors, they're made up of amino acids. So kung gagamitin ng cell to repair yung pinaka-vital part ng cell, mawawala itong sensors.
At itong sensors po nagbibigay ng feedback information doon sa nucleus when it has reached full growth. Okay? So kung dumikit na siya sa kanyang kapitbahay, it will tell the nucleus, stop growing. Kung hindi, aakuhin niya yung teritoryo ng kanyang kapitbahay. So it's a form of land grabbing. With no one or with nothing to stop or prevent the cells from growing, the cells will continue growing and growing and growing hanggang it will invade yung neighboring cells. Kaya nga ang cancer cells po is called invasive. And then the fourth dysfunction that will occur with the lack of water is yung suppression of the immune system. According to Dr. Feredon Batman-Hilis, the number one stress to the human body is dehydration. Kaya maraming tao ang stress ngayon kasi maraming tao ngayon hindi marunong uminom ng tubig. Now, when the body is stressed, your immune system will overreact. When that happens, it might cause a condition known as autoimmune disease. So anong gagawin ng katawan? It will shut off its immune system to prevent this from occurring. However, the suppression of the immune system would cause precancerous cells, if ever there are, to continue growing and developing into cancer cells. So yung mga killer cells na yan, okay, would be sent for a vacation o magbakasyon muna kayo. And therefore, itong mga sundalo sa ating katawan, mawawala po sila ng trabaho. And with that, nothing will prevent these precancerous cells from developing into cancer cells. Kaya yung pangunahing, aking approach sa mga patients with ganitong condition is to hydrate. Now, since water is contaminated today, it has to be purified before having it drunk, di ba? Kaya binabalik natin yung nawalang minerals during purification. Dinagdagan natin po ng ionic mineral drops. Now, one of the good things of itong ionic mineral drops natin is that it also, because of its high content of alkaline minerals, pag pinatakam mo dun sa inyong tubig, it will also alkalinize your body. So, providing your body with adequate volume of water and then correcting yung acidic environment to one that is alkaline, and then yung diet which is basically vegan because animal products po are acidic ones metabolized. Kaya puro gulay po ang pinapakain po dyan. And since animal products po like meat, di ba? They're good source of protein and fats. Hindi natin maibigay. Kaya ako nag-recommend din ng organic virgin coconut oil. So yun po yung magiging kapalit po niyan. As far as yung ionic mineral drops is concerned, your mom needs about 100 drops per day. Ang kanyang water intake is 50 ml per kilo per day. Kunin mo yung kanyang timbang in kilograms, multiply it by 50, and then yun po yung total volume. To determine yung how the water is given, please check on yung YouTube, okay, of Ionic Minerals Philippines. Go and check yung video dyan regarding proper hydration. It is going to guide you on how to compute and provide your mom with itong water at saka yung patak ng ionic mineral drops. I would also recommend that you order or secure itong elemental selenium because studies show that selenium will lessen by 50% yung morbidity and mortality of cancer patients. So, yun po yung aking advice ko sa inyo. Parawan siya, enough sleep, and then iwasan lang yung mga pinagbabawal na natin mga bagay. And if you could just go to the nearest, branch that we have, Then go visit para bibigyan kayo ng other detailed information regarding itong case ng mom mo. And okay. Thank you very much for your question. Mm-hmm. Doc, ano po ba ang cause ng aortic aneurysm? Okay, ang aneurysm sa akin, ito po yung sanhi. Pag kayo ay kulang sa tubig, ang dugo nyo po ay lalapot. Pag lumapot po ang dugo nyo,
your heart would require additional force to pump it. This additional force would increase pressure dun sa arteries nyo. Ngayon, when the pressure is higher, it will cause injury to the lining of yung arteries. Diba? Kaya yung liver produces cholesterol to coat that yung injured lining. Pero kung hindi po yan magaganap, ninipis at ninipis yung pinaka-lining ng inyong arteries. And therefore, with increased pressure and a thin arterial wall, magbabalon yan. At yun po yung tinatawag na aneurysm. Although, meron nagsasabi din na kakulangan din ng copper, which is another element, yung nakakakos ng aneurysm because yung production of collagen is less and therefore yung strength ng arteries mo is weak. So magbabalon yan. And syempre, kung with increased pressure at manipis po yan, pwede po yan pumutok. And that will really cause death talaga ng patient. Opo. Sabi naman Doc ni Charles, Doc Ren, tanong ko lang kung paano po ang pag-take ng virgin coconut oil? Before meal po ba or after meal? Or every meal? Virgin coconut could be taken anytime you wish. Pero ako, I would recommend it be taken during the meal. Habang kumakain ka, doon mo i-take. Okay. Kasama na. Sabi naman po, ito, mayroon siyang relate doon sa topic mo, Doc, sa isang topic natin about coffee. Sabi niya, relate ako dyan, noong tinigilan ko ang kape, talagang sumakit ang ulo ko for 3 days. Pero nung nakalipas yung 3 days, nawala na din yung craving ko sa coffee. Congratulations sa talampasan mo na. Pero may tanong siya, Doc. Tanong ko lang po, ma'am, kung okay lang ba yung luyang pinakuluan, tapos stevia powder ang sweetener? Actually, according to Dr. Feridun Batman-Helich, the author of the book Your Body's Many Cries for Water, ang sabi niya, the best beverage so far is water. Kasi ito yung talagang hinihingi ng ating katawan. It's just disheartening kasi, no? Nakakalungkot na yung tao kung anong inimbento, hindi yung nilikha ni Lord ng para inumin natin. Kaya ginawa ni Lord na yung luya is solid. Opo. Tara, kinakain po yan, hindi naman iniinom. At saka yung health benefits po yan, nandun sa turmeric oil, which is within na ano. Kaya dapat kinakain po yan, hindi iniinom. May tanong po dito si Joy. Sabi ni Joy, para daw maging healthy ang tao, all nutrients are required daw. Ibig sabihin ba na kailangan natin ng supplements para sa lahat ng nutrients? No. Because when you say supplement, it is one nutrient in your diet that you lack. Itong mga nutritional deficiency usually are very common dun sa mga taong mahilig kumain ng mga processed food, refined food, junk food kasi ito yung pagkain na walang sustansya. Okay, so kung mahilig kang kumain ng ganyan, definitely you'll be requiring almost all the nutrients. Pero kung ikaw po ay kumakain ng balanced diet, meaning kumakain ka ng rice, meron kang ulam na isda or pork or whatsoever, meat, ganyan na source, then you won't require all nutrients na as a supplementation. Kaya lang sa akin, studies indicated, that's dating back 83 years ago, that one of the important nutrients that lacks in the food that we eat today, maraming studies po yan eh, at sabi, ang minerals po ang talagang kulang sa mga pagkain natin ngayon. Therefore, you would note that ito pong nutrient na ito ang talagang aking usually nire-recommend at ini-endorse. And syempre, yung isa po ay tubig. Because ang tao ngayon ay hindi marunong uminom ng tubig. And water is one of the 6 essential nutrients of the body. Opo. How about itong vitamins, Doc? Diba, ang vitamins is included also sa mga essential nutrients na binabanggit natin. Pero tama bang sabihin natin na natural talaga yung mga industrially manufactured vitamin C? Tulad po ng sodium ascorbate, calcium ascorbate, ganyan. Now, when you say natural, it is God-made. You can never say that an item is natural when it is made in a manufacturing company. Ang totoong vitamin C po kasi is ascorbic acid. Kaya ako, ang sinasabi ko lagi is kung maaari, take your vitamins from the vegetables, the fruits, the meat that you eat. Hindi mo na kailangan na gumastos pa kayo ng kung ano eh. Okay? After all, pupunta mo kayo ng palengke. Ano yung papakain sa family nyo? Diba? Fresh foods.
And vitamins are there. And then according to Dr. Tim Ossie, the author of the book, The Doctor Within, sabi niya, kung kulang po kayo sa minerals, your vitamins are useless. Pero kahit wala yung vitamins, kung meron naman minerals, minerals will do the function of vitamins. Mm-hmm. Kaya between the two, go for, kung gagastos lang kayo, ano? Go for the minerals, not for the vitamins. Pabalikan natin si Water Doc sa pagpapatuloy ng segment na What's Up Water Doc makalipas lang nito. CMB, Common Music in Demand. Mga kaibigan, balikan po natin ang What's Up Water Doc segment. Ang aking naging pagkipagpanayan kay Water Doc sa mga oras na ito ay ating pakinggan. Pero yun dog, ano ko lang, pag binago mo, di ba, yung forma ng isang bagay galing dun sa natural niyang pinanggalingan, nagkakaroon din epekto yun, di ba? Just like this. From acid, ginawang alkaline. May yun epekto ba yun exactly sa magiging ano? Definitely. Kasi binago mo yung ano niya, composition niya. Hindi, ang binabago nila, ginagawa nila alkaline yung vitamin C because mm-hmm. most of the people lack water. Uh-huh. And since the natural vitamin C is ascorbic acid, it's acidic, nagkakaroon sila ng irritation ng stomach. Oh. Why? Because they lack na water, di ba? Pero when properly hydrated, they could take the natural vitamin C, which is ascorbic acid. Di ba? Dapat ang natural, kung sabi mo natural, yung natural talaga. Wala naman ascorbic sodium ascorbate at calcium ascorbate na natural. Mm-hmm. These are manufactured from plants. Plants na meaning mga manufacturing companies. Mm. So how could you claim something which is unnatural to be natural? Pero Doc, makasabihin na naman ng mga detractors natin, lalo na ikaw, sabihin naman, bakit sila? May manufacturer sila, MRI. Paano nila nasabing natural yun? May manufacturer nga sila. Hindi. These are the people who have not gone to the manufacturing mm-hmm. plant at hindi nila alam kung anong sinasabi nila. If they could only go and see the process mm-hmm. of how it is being quote-unquote manufactured. Opo. So anong term dyan? Kung hindi mo gagamit yung term na manufactured kasi yun po yung nahabol ng FDA, di ba? Opo. May mga ibang mga pilosopo na they would mislead people, di ba? Ang ating ionic mineral drops is a brine. Mm. Okay, siya po ay tubig alat na kinuha sa Great Salt Lake pagkatapos purified. Yun lang pong ginagawa nila, inalis lang yung dumi. Mm. But yung brine, which is salt water dito sa Great Salt Lake, is as it is. Mm-mm. Hindi naman binabago, kundi concentrate inalis through yung ano solar evaporation hanggang mm-hmm. yung right concentration is reached. Mm-hmm. Okay? Hindi yung dahon ginagawang tableta, hindi po ganun yung MRI. Opo. So panoorin niyo po yung YouTube video ng ating Water Doc sa Ionic Minerals Philippines. Inag-tour si Doc doon at pinakita niya talaga kung paano po ginagawa ng MRI yung ating ionic mineral drops. So, madali lang yun. 7 minutes lang. Kayang-kayang panoorin sa isang upuan. Okay. Doc Red, ito naman tanong na isa. Infant matter. Ask ko lang po, okay lang po ba pinapatakan ko po ng ionic CMD ang baby ko na 2 months old sa leeg, left and right side at sa right ear outer part po. Tigi isang patak dahil may skin disorder po. Laging namumula hanggang sa magsugat. May binigay po yung Pedia na ointment. Halos 1 month ko nang ginagamit sa kanya. Minsan po pawala na, tapos babalik na naman. Kaya tinry ko po yung ionic today lang. Di ko po nakikita pa yung result. Okay lang po ba yon? Nalagay niya today ko siya result today. Mm. Yung cream na binigay, ang tagal-tagal. Okay, ganito po yun. Napaka-hapdi po yung ionic na puro. Wawa naman yung bata. Yung nga, sa sugat. Ngayon, yung problem ng baby mo po, kulang siya ng paligo. Mm-hmm. Kasi unlike yung adults, ang katawan ng baby, mainit po yan. So, kung mapapansin nyo, yung sugat-sugat niya, di ba, likod ng tenga, sa leg, ito po yung area na napupuno po ng pawis. And yung sweat po is acidic. So, yung babies po, kailang paliguan po yan twice a day at least. Umaga, mga 10 in the morning, kasi may mga parents na pinapaligo nilang bata ang aga-aga. Ang bata po, tulad niyan, sanggol, di ba? Paliduguan nyo lang for them to refreshen up. So, hindi naman kailangan masyadong maaga.
And then the other one is between 6 to 7 in the evening. Okay? Mm. Kasi mga ibang baby, hindi lang sila hindi pinapalim, kundi yung balot na balot, di ba? Naka-jacket na. Oh. Lalo pa ganitong panahon, Dok, sigurado yun. Kaya nga, naka-medyas, kung ano, pag naka-diaper na plastic, kasi disposable eh. Mm-mm. So, mainit po yan. So, the best way to resolve yung problem nyo na pabalik-balik is paliguan siya at least twice a day. Mm. Okay? Baka, Dok, gumagamit pa ng baby powder. Isa pa rin yun. Ang ginagawa is pasol yung bata. Okay? Isa pa is pag-summer, at least thrice a day. Mm. Okay? And with that, mawawala po yung mga sugat-sugat doon sa leg. Kasi sometimes, doon sa leg naman, syempre pag pinapadede, lalo ang bottle, yung gatas would accumulate doon sa neck. So, yung pawis plus yung milk. Mm. And then yung, di ba, yung mga bata usually, head and shoulders sila. Walang leg eh. Mm. Di ba? Head, katos shoulder, walang neck. Apo. So, nag-accumulate po yan. And that will now cause the irritation. Kaya namumula. Oftentimes, ako talaga paligo lang ang nirecommend ko dyan. Mawawala po yan. Regular bath. Mm-mm. Pero yung ginawa niyo, Dok, pinahida niya ng Ionic. Will that help? Pwede naman. Mm-mm. Kailang sa sugat na ganyan, napaka-hapdi po yung Ionic. Mm-mm. Although it will help. Mm-mm. Pero para hindi mag-recur, paligo talaga ang ano dyan. Best option. Okay. Ask Doc, kung may cure ba ang water with Ionic mineral sa people diagnosed with age-related macular degeneration? How Doc treated patient with that disease? Galing yan kay baby. Okay. So far, I just had one case na mayroong macular degeneration. Unfortunately kasi nag-lockdown. So hindi ko na siya na-follow up sa office natin sa Cubao. Pero so far naman, wala naman feedback na wala naman nangyayari dun sa patient. You could try. After all, sasabihin naman ng ophthalmologist na wala nang cure yan. But with itong Ionic mineral drops, it will help resuscitate yan. Try nyo lang. Mm-hmm. After all, yung mga aged individuals, usually they are mineral deficient. Meron kayong pasyente, Doc, na diabetic for 7 years. Just yesterday, meron siya, nabubulag na siya. Uh-huh. The question is, kaya pa raw kaya yung kanyang pagkabulag na yun? Once I'm correct yung diabetes niya, they might. Mm-hmm. Ako kasi I won't give na sa sarin. Guarantee. No, I won't. Because there are some individuals naman, kahit na effective, pag hindi sila susunod dun sa totoong protocol mo, they will not improve. So yung improvement actually is on the patient. Opo. Na kung gagawin niya ba yung sinasabi mo o kasi marami akong patient na diba, may iba naputulan na ng paa and yet they don't take things seriously. Mm-hmm. Pag namatay ikaw pa yung sinisisi. Oh, diba? Totoo po yan. Tanong ko lang po, na-stroke po ako 2 taon na. Ilang patak po ba ng Ionic at ilang beses po isang araw pwedeng mag-inom? Okay, kung kayo po ay na-stroke 2 years ago, the best thing you could do is to come to our office. We will give you a detailed approach na kung anong dapat nyo gawin. Ang Ionic drops po ay hindi yung inumin nyo lang, period. Mm-hmm. There are do's and the don'ts. At yun po ang gusto nyong gawin. Yung tamang pamamaraan ng pag-inom po ng Ionic. Sabi naman po nitong texter, ilang patak po kaya ng Ionic para sa may sakit sa baga like po ng bronchitis? Okay, for bronchitis, you could take 20 drops 4 times a day. Add nyo sa 10 drops into each glass. So, bali 500 ml, 20 drops every 4 hours hanggang mawala po ang inyong bronchitis. Yan po ang ating WhatsApp Water Doc segment. Kung may mga nais kayo parating kay Water Doc, maaari pong mag-text sa aming mga text line 0917-770-7925 at 0999-788-7512. Magbabalik po kami makalipas po lamang ng pagunita. Pakinggan natin si Tatay Dante Brioso, nagkaroon ng TB pneumonia. Ako po si Dante Brioso, nakatira sa Libmanan. Edad 63, ang sakit ko ay TB pneumonia. Kala ko hindi na ako mabuhay dahil hindi naman ako umuubo. Parang bumubulo ako yung dugo na yan. Magsasaka po ako, inginom mo ako. Ang sigarilyo ko, may nasa akin ng 1 kaha. Ngayon, grabe ng pagsisisi ko. Mga 2018, 6 buwan na pag-inom ng gamot. Yan sa TB na yan. Ang problema, uta, bumalik naman ng dati. Kaya sabi ko, pumunta tayo kay Doc Paragas. O sige, basta sumunod ka lang sa dapat. Ang sasabihin ko sa inyo, sundin mo lang. Nagaling ka. Yan po ang sabi ni Doc. Dati, oo na, binigay lang sa akin ni Doc, Ionic lang. Sinunod ko yung pahinay sa tubig, saka yung
yung sa mga kakainin. Alas follow-up po, January 29, pinakita ko na kay Doc yung X-ray. Nakita niya, malinis ng baga ako. Nasabi po sa akin ni Doc, graduate na po daw ako. Tontuwa naman ako dahil nag-graduate na po ako. Ako po masabi ko kay Doc Paragas, talagang napapasalamat po ako sa kanya. Ano naramdaman ko talaga, kalakasan ng katawan ko. Ano kakasakyan na ako sa bisikleta ng isang sakong bigas eh. Kaya ko nang ibisikleta yan, kahit paket pa. So, dati, ang bisikleta hindi ko may tulak. So, ngayon, mabayak na ako. Alisin na mga bisyo. Saka itik na nila itong Ionic. Maraming salamat po, Dok. Payo mo sa akin. Susundin ko po lahat yan, Dok. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa tubig at mga mineral, bumisita sa aming tanggapan sa 3rd floor in front of the elevator, Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Text or call 0998-574-3470. Kaibigan, maging bahagi po ng aming social media account sa Facebook, Ionic Minerals Philippines Facebook page at sa aming pong YouTube channel. Subscribe po yan at i-hit ang notification bell, Ionic Minerals Philippines YouTube channel para po lagi kayo updated sa mga pinakabagong videos sa ating pong YouTube channel. Sa ating online shop, nais nyo pong mag-order ng Ionic Minerals, ang ating pong online shop official, www.ionicminerals.com. O kaya po'y mag-text sa ating text line. Bisitahin po ang aming mga tanggapan. Ang ating pong branch sa Metro Manila is located sa second level sa harapan lang ng elevator ng Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. At mga kaibigan, inabot na po tayo ng oras ng pamaalam sa programa hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, ito muna ang ating words of wisdom. Ayon dito, water is the only drink for a wise man. Ayon po yan kay Albert Saint Gyorgy. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako si Angie Dakis. Laging tatandaan sa Verwon Rev Enterprise at Ionic Mineral Drops. We are caring most dearly. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahan ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Idatid sa inyo ng Verwon Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at mga mineral. Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo? Pinag-iisipan ko ba yan? In-in!